What's up mga ka-access? Isang napakainit na usapin ang paglipat ni Bea Alonzo sa Kapuso Network na opisyal nang ipinahayag ng GMA kamakailan lamang. Nag-trending ang hashtag Proud to be a Kapuso. Subalit naungusan ito ng hashtag Kapamilya Forever. Mukhang maraming kapamilya followers ang hindi nagustuhan ang move na ito ni Bea. Gaano nga kaya katotoo na ang dahilan ng paglipat ay ang kawalan ng project ni Bea sa Kapamilya Channel? Di umano, 2017 pa ang huling teleserye nito kaya napilitan ng aktres na lumipat ng network. Sa tweet ni Karen Davila, nagpaalala siya na huwag husgahan ang isang taong lumipat ng network sapagkat gusto lamang nito maghanap buhay. Dito ay ibinahagi ng isang netizen ang issue tungkol sa pag-backout nito sa ginagawang teleserye under ABS-CBN. At dahil dito ay naapektuhan ang hanap buhay ng staff at crew na iniwan ni Bea sa ere. Kinumpirma rin ni OG Diaz na may teleserye nga ang ginagawa si Bea sa ABS-CBN nang magdesisyon itong tanggapin ang alok na 200 million contract ng GMA. Di umano, nilayasan ni Bea ang teleseryeng ito upang mag-over the backod. Nagdahilan daw si Bea na ayaw niya ng lock-in taping, subalit lumipat sa kabilang backod upang doon mag-shoot at mag-lock-in taping. Makikita ang ngit-ngit ng direktor na si Eric Salud at pinaringgan si Bea sa Twitter. Bagamat hindi pinangalanan, obvious naman na si Bea ang tinutukoy nito. Gayun din, nagpahayag na rin ang kanilang nararamdaman sa kanilang Facebook post ang creatives ng ABS-CBN. Matapang ding nagsalita si Ethel Espiritu tungkol sa issue. Sa kabilang dako, nasagot na naman ni Bea ang mga akusasyong ito sa kanyang digital press con during her launching sa Kapuso. Forward. At saka Bea, pakinaw natin sa mga hindi aware, gaano katagal ka nang wala sa Kapamilya Network before you transferred? What was your last, diba, yung kontrata mo sa kanila at yung huli mong work with them? I was doing a soap for them, but then nagkaroon ng pandemic and alam naman natin na maraming pagbabago. So nagkaroon din ng pagbabago sa, magbabago rin yung story, and then we came to a decision na hindi na lang matutuloy yung soap. And yun na nga, talagang malaking respeto ko sa ABS-CBN, lalong-lalo na rin sa production team nila. And of course, nirespeto natin yung mutual decision namin na yon. And if I am not mistaken, parang 1 year na rin ako. Ipinagtanggol din si Bea ni Frasco Mortiz, isa sa mga direktor ng teleseryeng Di Umano ay nilayasan niya. Isa pang concerned netizen ang nagsabing hanggang sa ngayon ay major stockholder pa rin ang ABS-CBN si Bea among other actors and actresses. Kaya naman, hindi masasabing questionable ang loyalty nito sa ABS-CBN. Sa mainit na usaping ito, kaninong panig ang inyong pinaniniwalaan? Ilagay na sa comment section ang inyong opinion. For more of Showbiz updates, just subscribe to Showbiz Entertainment Access.